Isang mabiyay at pagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga makatunghay sa videong ito. Muli tayong magbabahagi ng mga salita ng Diyos o mensahe ng ating Panginoon para sa inyong lahat. At lobi ng Diyos na makatulong ito sa ating buhay spiritual. So, patuloy akong nagpanyaya po sa inyo na manood o mag-subscribe sa aking YouTube channel, Eduardo Sasam, at ganoon din manood sa aking FB account. So, tayo po ay magbabahagi ngayon at ang pagbasa ng salita ng Diyos sa ating hanguin sa Filipos 4:6-7. Sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, ang salita o mga salita ng Diyos. So, ang ating paksa ngayon ng pag-uusapan, ayon po dito sa ating tinunghayan na pagbasa, ay pamagatan ko pong paano mapagtagumpayan ang kabalisahan. No? How to overcome worry. Subalit, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may-ari ng lahat, may-ari ang buong sanlibutan. Ang Diyos na may-ari ng buhay, ang Diyos na karapat-dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa, O Diyos, narito kami upang patuloy na mag-aral tungkol sa iyong mga salita. Lubin mo, O Diyos, na ang mensahe sa araw na ito ay magrima sa mga taong makapanood nito at makapakinig nito. At ito'y makakatulong sa bawat isa sa isang buhay na kung saan tungkol ito sa pananalig, pananampalataya. Kaya Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyong lahat, lubin mo Panginoon na patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral na ito upang magtagumpay kami sa buhay na ito. Kaya Panginoon, maraming salamat at ipagkatiwala ko po sa iyong lahat ang kabuuan ng pagninilay o pag-aaral sa mga salita mo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. So ulitin ko, ang ating paksang pag-usapan ay how to overcome worry o paano mapagtagumpayan ang kabalisahan. So, kung ating pag-usapan ang tungkol sa kabalisahan, mga kapatid, grabe talaga naman dahil ito ngayon ang karaniwang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Ito ang nararamdaman ng halos na lahat ng tao. Di maiwasang hindi magkaroon ng kabalisahan o hindi nag-worry ang tao. Lalo na sa sitwasyon ngayon. Walang kapayapaan, natatakot, nangangamba. Bakit? Dahil sa mga iba't ibang nararanasang sitwasyon ng buhay. Nandyan ang kahirapan, kawalan ng mga pangailangan sa buhay. Nandyan ang mga sakit o karamdaman kaya nag-worry. At lalo na sa pandemic na dumating, na biglang dumating sa ating buong mundo, hindi lang sa ating bayan, sa bayan ng sa ating bansa ng Pilipinas. So dumating ang salot nito na nagdadala ng takot sa karamihan. Kabalisahan, bakit?
baka nga naman mahawa, mahawa sa COVID o anumang mga sakit na naglipana sa himpapawid o sa kapaligiran. So balit, sa ating pagbasa, sa ating tinunghaya mga salita ng Diyos, ayon nga po dito sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang sabi pa, at ang di malirip na pagkapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ayon, mga kapatid ko sa Panginoon, may kasagutan pala kung bakit hindi tayo dapat mag-worry. No? So ito nga, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating tinatalakay ay how to overcome worry. Ito ang ating pagninilayan nga po. So una, mga kapatid ko sa Panginoon, kung paano natin mapagtagumpayan ang kabalisahan o worry, una na dapat nating gawin ay worship and pray to God. Sumamba at manalangin sa Diyos. Mag-worship lang tayo sa oras ng kabalisahan, ating nararanasan. No? Ang ating gagawin ay patuloy lang tayong sumamba sa Diyos at manalangin. Dahil sabi doon nga, ulitin ko sa pagbasa, ay sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ito nga po ang dapat nating gawin. Manalangin, manalangin, manalangin na may pasasalamat. Sa totoo lang, kapag dumarating sa ating buhay o ako sa aking sariling karanasan, pag dumating sa akin ang kabalisahan, mga kapatid ko sa Panginoon, wala akong ibang gagawin kundi dumulog sa Diyos. Manalangin, manalangin, manalangin. Nag-worship. Nag-worship sa Diyos. Patuloy na manalangin, may pasasalamat. Dahil sabi doon sa Kolosas 3:15-17, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpapalahan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos, at anuman ang gagawin ninyo maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos. So yan. Kaya mayroon kang naramdaman na hindi mabuti sa iyong katawan, nagdadala sa iyong nagdadala sa iyong sarili sa pagiging balisa, nag-worry ka, wala tayong ibang gagawin kundi umawit sa Diyos, umawit ng, sabi nga doon, imno, mga salmo, mga awiting espiritual, at na may pasasalamat. Amen. Noong araw, naalala ko, bago pa ako sa ministry ng El Shaddai, pag may naramdaman ako, kinakabahan ako. So naalala ko ang mga turo ng mga lingkod ng Diyos. So ang ginagawa ko, umaawit ako sa Panginoon at nagdadasal, nananalangin. At maya-maya, nawawala na yung aking takot, yung kabalisahan na aking naramdaman, napapalitan ng kapayapaan. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, wala ibang gagawin kundi tayo ay umawit o magpuri, no? Sumamba at
manalangin may pasasalamat sa Diyos upang tayo magtagumpay, pagtagumpayan natin ang kabalisahan o worry. Ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, upang mapagtagumpayan natin ang kabalisahan o worry ay obey God's word. Sundin o sumunod sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. O ipagkatiwala daw natin ang ating mga kabalisahan. Anong ibig sabihin? Ipagkatiwala natin ang mga bagay na sabi doon, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. So ano mga bagay na ito na ating naging dahilan ng ating mga kabalisan o worry, ay ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen. Sundin natin ang salita ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Dahil sa, yan ang sabi niya. Ang salita niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya. No? Ayon sa unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukup sa inyo. Kanino ba natin ipagkatiwala? Sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ang sabi nga, ulitin ko lang, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Sabihin, yung mga bagay na yan na nagdala sa atin ng kabalisahan ay ipagkatiwala mo sa Diyos. Nabalisa ka? Nabalisa ka dahil sa kalagayan mong naranasan ngayon? Ano bang naranasan mo ngayon? Nababalisa ka dahil wala kang panggastos, wala kang pera? Ipagkatiwala mo yan. Pagkatiwala mo yan sa Diyos. Nabalisa ka nang dahil sa karamdaman mo o anumang sakit na nasa iyo, ipagkatiwala mo sa Diyos dahil siyang dakilang manggagamot sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Amen. Kung nabalisa ka sa iyong sakit o karamdaman, ipagkatiwala mo sa Diyos. Nabalisa ka dahil may sakit ang iyong isang mahal sa buhay, membro ng iyong pamilya, di man talaga tayo madaling magkaroon ng kapayapaan kung ating pamilya ay may mga sakit at karamdaman. Subalit, yun nga po, ipagkatiwala lang natin sa Diyos upang magtagumpay tayo laban sa worry na ito. Naranasan ko po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Nung ang anak ko ay 4 na taon pa lang, lumalaki ang kanyang lalamunan. Nanggigigil siya, lumalumulubo. So, nababalisa ako kung anong nangyayari sa lalamunan ng aking anak. So, pinatingnan namin sa doktor. Ang sabi ng doktor ay uupirahin, tanggalin yung dahilan ng paglaki. Mayroon pala doon na maliit daw na tissue na kailangan tanggalin upang mawala na yung paglaki, paglubo, at saka hindi daw mawawala ang boses ng aking anak. Subalit, malaki pala ang gagastusin. 25,000. So, nag-ipon pa kami. Hindi kami agad nakapagpa-opera sa aming anak. Ipon kami ng ilang taon pa. Umabot ng 8 taon ang aking anak bago nakaipon ako ng sapat na halaga para doon sa operasyon na 25,000. Subalit, sabi ng doktor, hindi ito biro na operasyon kasi major operasyon nga daw. Bubutasan ng aking anak dito sa balikat, nalagay ng tubo at dito siya pahingahin. Ang sabi ko sa doktor, ano ba ang katiyakan ng buhay ng aking anak sa ganyong pag-opera? Ang sagot ng doktor, 50-50.
So doon medyo nag-alinlangan ako na ituloy ang pag-opera. Kaya anong ginawa ko? Di ko pinapa-opera. Gagastos ng malaking pera, pagkatapos isusugal ko ang buhay ng anak ko, 50-50 daw. Sabi ko sa aking asawa, huwag na nating ipa-opera. Total, ang Diyos ang nagbigay sa atin yan. Ibigay din natin sa Diyos dahil siya ang magpapagaling yan. Siya ang nagbigay, siya ang magpapagaling. Yan ang binitawan ko pong salita. So, lumipas at lumipas ang ilang taon, lumaki at lumaki ang aking anak na hindi na lumalaki ang lalamunan dito. Kasi lumalaki yung lalamunan niya, parang butsi ng manok, yung lagayan ng pagkain ng manok dito sa lalamunan. Pero nung pinagkatiwala ko siya sa Diyos, napapansin ko, habang lumalaki ang aking anak, lumalaki rin ang kanyang boses. Lumalaki at hindi nangyari yung sinabi ng doktor na mawawala ang kanyang boses. Pagkos, tuloy-tuloy, lalong lumaki ang boses ng aking anak. At ang nangyari, nawala. Pinagaling siya ng ating Panginoong Diyos. So magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala ka na ikaw ay hindi ka mahawa kung nababalisa ka. Na mahawa ka sa mga sakit, lalo na ito sa COVID. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na ikaw ay kanyang ingatan, hindi ka mahawaan ng anumang sakit at karamdaman. Amen. Huwag mong katakutan, huwag kang mag-worry sa mga bagay na hindi pa naman dumating sa buhay mo. Minsan ang tao nag-worry, di pa man dumating, na naging negative na agad ang kaisipan. So, anong sabi? Sundin natin ang salita ng Diyos. Obey God's word. Anong sabi niya? Anong salita ng Diyos? Sa Kanya tayo magtiwala. Pagkatiwala natin sa Kanya ang anumang mga kabalisahan. Amen. Dahil sabi sa ating pagbasa, sabi doon, ulitin ko ang pagbasa, balikan natin ang ating binasa, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Ibig sabihin yan, ipagkatiwala natin ang ating mga kabalisahan. Lahat ng bagay na yan ay ibigay natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang worry. Amen. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, rely on God. Umasa kay Yahweh. Magkakahugtong pa rin ito, no? Obey God's word. Ang pangatlo, rely on God. No? Iasa na lang natin sa Diyos ang lahat. Katulad ng ginawa ko nga sa aking anak. Kaya sabi doon sa Kawikaan 3:5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ang karamihan kasi sa tao, sarili niyang karunungan ang kanyang pinanghahawakan. Kaya nangyayari, ayun, di maiwasang hindi mag-worry. Kapag tayo'y nananangan sa ating sariling mga karunungan, di dumarating sa atin ang mababalisa tayo sa mga bagay-bagay. Amen. Kailangan ipagkatiwala natin ang lahat ng buong puso at lubusan. Kanino? Sa Diyos. Sa Diyos na nagliligtas sa atin. Ang Diyos na siyang nagliligtas sa atin. Amen. Ayon sa Isaiah 12:2, sabi doon, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba sapagkat si Yahweh
ang lahat sa akin, siyang aking awit, ang aking kaligtasan. So yan, magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng buong puso at lubusan. Amen. Dahil ang ating kaligtasan ay sa piling, o ang, ulitin ko, ang tunay nating kaligtasan o ang katiyakan ng ating kaligtasan ay sa piling ng ating Diyos. Kahit anong gawin natin, dahil sa ating mga karunungan, minsan pinanghawakan natin, malaki ang bahay natin, napakalaki ng ating tahanan, akala mo'y ligtas ka, pero gano'n man kalaki yan, di ka pa rin nakakatiyak ng kaligtasan mo sa sarili mong tahanan. Walang ibang katiyakan ng kaligtasan ay sa piling ng Diyos. Amen. Ang pangapat, upang mapagtagumpayan ang mga worry, o ang worry ay rest and rejoice in the Lord, no? Magpahinga at magalak lagi sa Panginoon. Pahinga muna. Magpahinga tayo, mag-relax tayo, no? Maging panatag tayo, maging matyaga tayo na maghintay sa Kanya. Amen po ba? Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyaga kang maghintay sa Kanya. Amen po ba? Huwag mong ingkaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Anong ibig sabihin? Nag-worry ka dahil sa kawalan ng pangailangan mo sa buhay, na nainggit ka sa iyong mga kapitbahay na maginhawa, pero sa likong paraan naman ito nagmumula. Umunlad man sila nang hindi mabuti ang mga ginagawa. So sabi nga, huwag tayong mainggit sa kanilang mga ginagawa o sa ilang mga pagiging mayaman o maginhawa ang kanilang buhay. So pumanatag lang tayo, mag-relax lang tayo at magalak lagi sa Panginoon. Dahil yan ang sabi niya sa Pilipos 4:4. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, pang-apat. Rest and rejoice in the Lord. Pang-lima, yield to the Holy Spirit. Manangan sa banal na Espiritu. Dahil ang sabi doon sa Galatia 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Dahil sa Roma 8:15, nakalagay naman doon, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. So bakit nga ba tayo mag-worry? May Diyos tayo bilang Ama na Diyos na makapangyarihan, no, ang ating Diyos na makapangyarihan, at anak tayo. Ito ang nagbigay sa ating karapatang tumawag ng Ama, Ama ko, no? At kinikilala niya tayong anak. Tayong mga nananangan sa Kanya, nananangan sa banal na Espiritu. Kaya ibig sabihin, mamumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Bakit ba? Ano bang koneksyon, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga kabalisan o worry? Dahil kapag ang sinunod natin ay ang pita ng laman, ang mga kapritso ng ating pita o laman, no, mga kapatid ko, sa ating sarili, kapritso ng ating sarili, makakagawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos, pagkakasala. At yan po ang magdala sa atin upang hindi tayo
maging panatag, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan, kundi kabalisahan. Worry. Nag-worry tayo. Bakit? Dahil sa nagawa nating mga paglabag. Sa nagawa nating paglabag sa kalooban ng Diyos o pagkakasala. Amen. Sabi doon, ulitin ko, sapagkat hindi ka tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ano yung pagkaalipin? No, hindi naman espiritu ng pagkaalipin. Bakit? Ano bang tinutok? Pagkaalipin sa kasalanan. No? Kaya, pag-alipin tayo sa kasalanan, matatakot tayo. Wala tayong kapayapaan. Lagi lang tayong nababalisa. Dalang taong nakakagawa ng kasalanan ay laging natatakot, nababalisa, walang kapayapaan. At ang taong yan, hindi kabilang sa, ano, sa, kapam, o sa pamilya ng Diyos. Walang karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Kaya, ano dapat natin gawin? Yield to the Holy Spirit. Manangan sa banal na Espiritu. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So ang ating paksa, upang magtagumpay tayo laban sa kabilisahan o sa worry, ang dapat natin gawin, una, worship and pray to God. No? Worship and pray to God. Pangalawa, obey God's word. Ang pangatlo, rely on God. Ang pangapat, rest and rejoice in the Lord. Panglima, yield to the Holy Spirit. At tayo'y magiging mananagumpay laban sa worry. Amen. So, worship and pray to God, obey God's word, rely on God, rest and rejoice in the Lord, and yield to the Holy Spirit. Yan po ang acronym ng worry. So, maraming salamat po, mga kapatid ko sa Panginoon. Lubi ng Diyos na maikling pagbabahagi ko sa araw na ito ay makakatulong sa ating lahat na maka-move on na tayo. Kasi sa karamihan ngayon, ang karamihan ng tao ngayon, hindi basta-basta makamove on. Ang iba, nagtatago sa tahanan, ayaw lumabas dahil sa worry. Tatakot. Kaya, wala tayong ibang gagawin, kundi patuloy lang tayong manalig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sa oras na ito, dalangin ko sa lahat ng mga makapanood sa video ito, sa mensaheng ito, sa FB o sa YouTube, dalangin ko na kayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Na kayong lahat, pawiin na ang anumang mga takot o worry na inyong naranasan sa kasalukuyan. Dalangin ko, anuman ang inyong mga kahilingan, ay tinugon na kayo ng ating Diyos. At dalangin ko rin na aming punong lingkod ay patuloy na pagpalain, patuloy na pagkaloob sa Kanya, ating punong lingkod na si Brother Mike Sibilarte, ang ating punong lingkod sa Ministry ni Elsaday. So dalangin ko na patuloy siyang patnubayan ng ating Diyos na makapangyarihan at patuloy pagkalup sa kanyang magandang kalusugan kasama ang kanyang buong pamilya. At ganun din sa buong mga membro o kapamilya, kapuso sa ministry ito. Lahat ng mga lingkod mula sa mga preachers, mga manggagawa, mga attenders, dalangin ko na kayong lahat ay pinagpala na ng Diyos sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen.